marami siyang nainom. Amay na amoy tequila siya. Naalala ko tuloy si Papa. Alam mo ba, napaka-sweet niya sa akin nung pumunta siya, Aling Filo. Anong sinabi niya sa'yo pag-alis niya, ha? Humingi siya ng tawad sa akin. Ang sabi niya, kalokohan ang ginawa niya. Isang kabaliwan. At napakasaya daw niya nung nakita niya ako. Hindi na siya galit sa akin. At pagkatapos, umalis na rin siya. Ang totoo, hindi ko pa rin maintindihan ang asawa mo, iha. Hindi ko alam kung anong problema niya. Kung anong kulam ang ginawa nila sa kanya para maging mahina siya. Ay, dahil lang yun sa masamang babae na yun, si Madam Alvina. Dinidiktahan siya, Aling Filo. At pagkatapos magre-rebelde siya at nangyayari lang po yun pag nag-iisip siya at naalala niya na mahal niya ako. Napakasaya niya nung umalis. At alam niya ba? Ano? Hinalikan niya ako ng sobra-sobra. Ay, alam niyo po, para akong lumilipad sa ulap. Pakiramdam ko ngayon, mahal naman niya ako. Hinalikan niya ako ng paulit-ulit. Hindi niyo alam kung gaano ko kasaya. Pero alam mo, kailangan na niyang tumigil sa pananakit niya sa'yo. Kailangan niya magpakaama sa bata na dinadala mo, iha. Ipagkakaloob sa akin yun ng Panginoon, Aling Filo. May pag-asa na akong nakikita ngayon. Nararamdaman kong ibibigay na sa akin ng Diyos at ng Birhen ang kaligayahang hinihiling ko. Dagdagan mo ang pinggan, Berenice. May darating po ba tayong bisita, ma'am? Baka dumating na rito ang babaeng tindera. Talaga po ba, ma'am? Ibig sabihin, magaling na siya? May nakita ka na bang baliw na gumaling sa loob lang ng isang araw? Siyempre, hindi pa siya magaling. Pero siya ang ina na magiging apo ko. At gusto ko silang alagaan. Kaya kailangan ko siyang mapapayag. Makumbinse na bumalik dito sa bahay para dito na muling tumira. Para maalagaan ko siya, siyempre. Kasama niya ngayon ang pamilya niya, hindi Oo, po ba? Pero anong klaseng pamilya yon? Baliw din ang napakabata niyang kapatid. May kaibigan pang hindi ko alam kung saan nagmula. Hindi naman niya kaano-ano yon. Pinuntahan niyo po ba siya? Oo, Berenice. Maayos naman po bang kalagayan niya? Hindi. At masyado ka ng maraming tanong. Pasensya na po, ma'am. Susunduin ko ang tinderang yon. Kung hindi pa rin ako nakababalik sa loob ng 2 oras, huwag na nila akong hintayin. Kawawa naman si Madam Mercedes. Kung makukumbinsi siya ni Ma'am Alvina na bumalik dito, hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya. Habang hindi ka pa nanganganak, Maria Mercedes, maaari kang pumunta sa butik para naman matuto ka tungkol sa fashion. At pagkatapos mong magsilang, gusto kitang gawing professional na modelo. Sa ganda ng mukha at katawan mo, may kutuba ko na malayong mararating mo. At makikita ka sa lahat ng mga fashion magazine. Ay, ang galing naman. Ay, pero hindi ako papayagan ni Jorge Luis. Ay, pasensya ka na sa sasabihin ko, iha. Pero wala namang ginagawa para sa'yo ang asawa mo. Siguradong hindi naman niya malalaman hindi, to. Hindi, Aling Filo. Hindi ko pa nababanggit kay Mrs. Mancilla na pinuntahan niya ako rito kahapon. Ay, natitiyak ko na mahal na ulit ako ni Jorge Luis. Ay, nakita niya sana kung gaano siya kabait sa akin. Kung ganun, magpaalam ka lang sa kanya. Ganun na lang. Sige po, magandang idea nga yun. Sa ganun paraan, lalo ako magugustuhan ng asawa ko, di ba? Oo. Magiging sopistikada at edukadang tao ka na. Kaya kong gawin yon. Magagawa ko na yan ngayon. Ay, Mechi, marami akong gustong ituro sa'yo para maipagmalaki ka ng asawa mo. Ay, basta sinabi niyo, Mrs. Mancilla, gawin natin. Kung sa bagay, kailangan kong magtrabaho habang pinag-iisipan ng asawa ko kung babalikan niya ako. Sino yan? Ako na magbubukas. Ay. Sige po, sana na talaga. Oo. Maghihintulad ba ako ng mga babaeng yun sa magazine? Oo naman. Kumusta? Kumusta, ma'am? Kumusta, Maria Mercedes? Ay, hello. Kumusta, Mrs. Mancilla? Hindi ko akalaing nandito ka. Saan ka nagpunta kahapon? Bakit? Pagkatapos ng nangyari, sinubukan kitang hanapin pero hindi kita matagpuan. Abala lang ako. Kasama Nino. Huwag mo na lang alamin, Mystica. Sabihin mo sa akin kung sino, sabihin mo. Gusto kong malaman, sabihin mo. Pinuntahan ko si Maria Mercedes. Maupo kayo, Madam Alvina. Sige na ho. Hindi naman ako magtatagal dito, iha. Sinusundo lang kita. Pero sinabi ko na sa inyo na ayoko nang bumalik sa bahay na yun, Madam Alvina. Oh, sige. Gusto kitang imbitahan na makisalo sa amin na maghapunan kasama si Nadigna at Jorge Luis. Ah,
Pinapunta kayo ni Jorge Luis? Hindi. Hindi niya alam na nandito ako. Gusto ko siyang surprisahin. Ay, ano bang sinabi sa inyo ni Jorge Luis? Ano ba dapat ang sasabihin niya? Ay, kasi nga, pinuntahan niya ako rito at sinamahan niya ako rito kahapon. Nakipagkita ka sa babae yon? Gusto kong makita ang asawa ko. Kaya bigla mo na lang akong iniwan? Alam mo, Mystica, responsibilidad ng lalaki. Napuntahan niya ang asawa niya, di ba? Huwag mong sabihin sa akin, ha? Na talagang pinuntahan mo nga siya? Tanungin mo siya para marinig mo sa kanya mismo. Oo. Oo, parang nasabi niya nga sa akin na pupuntahan ka niya. Pero hindi ako sigurado. Ano nangyari? Nag-away ba kayo? Hindi, Madam Alvina. Kabaliktaran nga eh. Napakabait niya nung pinuntahan niya ako. Pinaghahalikan niya pa nga ako eh. At sinabi niya sa akin na paulit-ulit na mahal niya ako at totoo daw yun. Siya na ulit ang asawa ko kaya masayang-masaya ako ngayon. Ah, talaga? Hindi ko kailangan magpakababa sa'yo, Jorge Luis. Sinasabi ko sa'yo to dahil sa naging karanasan ko sa'yo, baka nakakalimutan mo yon. Kung minsan may mga lalaki na marunong rumispeto sa babae, na hindi niya gagawin anuman ang gusto ng babae sa kanya, yan ang sitwasyon nating dalawa, Mystica. Dapat ba ako magpasalamat sa'yo? Siguro naman. Tama na nga ang pag-uusap tungkol dyan. Pumunta ka sa construction site bukas. Masaya talaga ako pag nakikita kita. Kailangan talaga kita. Yung tungkol sa construction, hindi ako tanggap sa lugar na yon, Mystica. Mula sa contractor at maging kay Architect Mancilla mismo. Humingi ka ng opinion sa akin. Pag nagbibigay ako, hindi naman nila gusto. Ako may-ari ng construction. Kailangan nilang sundin ang sinasabi ko. Hindi. Hindi na ako babalik doon. Sino bang kinatatakutan mo? Wala. Nagpapatawa ka ba? Kapag hindi ka dumating at tumakas ka, duwag ka nga. Natatakot ka sa isang contractor lang, ha? Huh? Oh, kawawa ka naman. Kinumpronta ko pa siya para matulungan ka at para magkaroon ng pagkakataon na ipakita ang galing mo. Ngayon, sinasayang mo lang yon. Sige na, Mystica. Sige, magkita na lang tayo ron. Maria Mercedes, pa servirle a usted de mi familia.